tingin ko naman yung pagkakabuo niya ng kanyang sariling idea o sabi mong pag-capitalize dun sa kanyang pinanggalingan, no? Nagkatiyap na, panic call, limbawa, tingin ko mahirap magano mag-attribute sa kanyang motivation. Pero hindi malinaw kay Manny Villa na at maging kay Loren Legarda na beneficial sa Nationalist Party yung makaalyado ang grupo namin. Ayan. But only because you're well-organized mass base and reliable sa participation sa election, maging sa poll watching. Meron kasi kaming karanasan ng pagtutulungan dyan eh. Since 2001, nung unang kumandidato sila, kami ang nag-endorse sa kanila, no? Two times na yan, kay Manny Villa. Even Mar Rojas, beneficiary dyan yung support namin. Loren Legarda, and all the previous presidential aspirants. No? Pero, real politics din yun, no? Na importante rin kay Manny Villa, numbers, no? But ang nakikita ko sa kanya, meron siyang sariling idea talaga na hindi ko nakikitaan na parang sinasakyan lamang niya yung issue. Meron kaming track record din ng pagtutulungan nung hindi pa magdeklarado yung kanilang presidential ambition niya nung first term namin na sa Kongreso on issue of globalization, on issue of economic policies. Ano yan? Mas mayroong progressive bent naman kesa sa iba, no? So, nag-a-attribute ako ng at least a modicum ng sincerity niya. And then meron din siyang perspective na yung Nationalist Party stood for the national interest as against other parties. Articulate nga niya din 2001 na gusto niyang i-rebuild yung nationalist platform ng Nationalist Party. So, given that, minomonitor ko yung ano niya. And among all the presidential candidates that we talked to, nakakitaan naman namin siya comparatively ng sinseridad. Ako, siyempre, I would like to assume na merong mga political considerations si Senator Villar sa kanyang mga hakbang. At kasama na yung ano yung mga political considerations niya sa pagbubuo ng slate na yan. Ang tinitingnan ko naman na isang positibo, yung hindi rin siya naging sarado doon sa alam na niya kung anong aming tinitintigan sa maraming issues. At hindi siya natakot o nagsara doon sa mga tinitindigan namin yon na hindi ano ha, hindi traditional na mga position. So I think we have to give credit to the man for being open to what we stand for and visioning his government na kasama itong mga sinasabing kaliwa. Two follow-up questions na related po doon sa sabihin. Una, kasi nasaksihan na kasama kasi ako sa 86 na hapit ng patalo si Kim Marcos. Nasaksihan ko din kung paano tumamblin si Cory at saka yung mga maling desisyon niya at kung paano naapektuhan lahat tayo dun sa mga desisyon na yun. Isa sa nakikita kong malaking pagkakamali niya ay yung bumuo ng isang koalisyon na hindi niya kayang embrace na nagkanang nangyari, nagbanatan yung kaliwa at saka kanan. Ang unang follow-up question ko po ay hindi kaya mangyari ito sa administrasyon ni Villa o kaya di kaya mangyari din sa administrasyon ni Noynoy kung siya naman ang papalari. Ang pangalawang follow-up question ko naman po is itong C5 na to, ito yung malaking dagok. Parang ito yung nakaabang na kupugol sa ulo niya kung mapapatunayan later on. So, hindi kaya yung ubang pakikipagtulungan nyo sa kanila ay hindi mag-backfire sa inyong sariling kredibilidad kung later on lalabas na guilty pala siya doon sa inaapusan sa kanila.
yung sa ikalawa, no? Pinaktorin na namin yan, no? Ang position namin yan, problema niya yun, no? At nasa sa kanyang pagdadala, at yung kanyang assertion na wala siyang ginawang masama, hindi siya nakakamit ng criminal accountability doon. Tatanong na kanina yan, kung sakaling kasuhan siya, at kung may bagong evidence na ipoproduce, we will accept this as such, no? Wala kaming pagtingin na maapekto ang kami anyway, no? Sa pag-decide namin at a particular point nung inarap na niya yung Senado at sinagot niya yung mga allegation, pero hindi nakapag-acto ang Senado itself, no? And then yung mga additional revelation na he tried to bribe or buy out Enrile, Gordon, Jambi. It's up for them to show proof of that. Of course, if they really, if they start that, you can always say, well, it's part of politics, no? yung sa first question mo, okay? Yung hindi ho kaya na halimbawang palarin si Villar, tapos yung kanyang, kasi sa Senado, sa kanyang ticket, meron pong... Aha, okay, yung mangyari yung ano. Oo, merong mga military tapos meron. Oh, in-anticipate naman namin yan, at even dun sa mga issues sa press con namin, lumalabas ng pagkakaiba namin ng posisyon. Mon Mitra, who is a member of the Marines, whatever tawag na siya, and even his son of Pariyat Karudin, no? Or yung iba yung mga issues. Or yung different position namin sakaling manalo si Bongbong. No? Bahagi na ng ano namin yan, internal dynamics yan. Hindi natin maiiwasan yan habang yung condition sa Philippine society nagdi-dictate, no? Na magkukompel pa rin sa amin mag-take ng very strong positions kapag nakikita namin yung mga kapanalig mismo namin na o nakasama namin sa halalan ng pangakasama namin sa Senado ay lalabang nalantad talaga na ano, kapanda namin sa mga issues. But Senate is a deliberative body. Nangyayari din naman yan, eh, na hindi dapat iiral yung party line dyan. At the waiting star, walang party line ngayon kasi hindi purong nasyonalista, hindi purong liberal, hindi purong partido ng masa ang lahat ng ticket. Coalition, ano lang yun, puro coalition ticket lang dyan, or just candidate chip. No? Kaya ito yung isang election na wala kang makitang partido na buong-buo na yung kanyang slate. Lahat na ano. Kaya mas nakikita namin ang magandang playing field, eh. Halo-halo talaga yung mga tao na nagdadebate ngayon, although hindi masyadong napopokus ang debate among the senatorials. So, meron niyong manonood na around 2,100 online, manonood sa inyo ngayon. May mga nagtatanong na mga OFW, bakit nila kayong kailangan ng boto? Most of these are OFW watching. Or influence their family, kasi not all of them are voters. Unang-una, alam namin na yung mga OFWs, ayaw naman na talaga nilang lumabas ng bansa. Kung meron lang oportunidad sa atin para magkaroon sila ng magandang kita at magkaroon ng mga